Kaway-kaway na naman po mga kabarangay, welcome back to Single Mom Diary. And ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo seryoso. Ito mukha lang talagang katawa-tawa dahil likas na mukhang comedian talaga ang pagmumukha natin. Pero never mind that, mag-focus po tayo sa pag-uusapan natin ngayon para sa paghahanda natin sa pagwawakas ng ECQ, GCQ o ano pa mang may Q na yan ng lockdown. Ayan, sa mga gustong kumuha at makapasa sa exam sa LTO at makakuha ng kanilang driver license, eh, ituturo ko po sa inyo at ibabahagi ko po sa inyo ang mga kasagutan sa mga tanong para maging successful ka sa iyong examination para makakuha ng lisensya kagaya ko. And eto po, makinig mabuti. Hindi mo naman kailangan panoorin at titigan ang aking pagmumuka. Kailangan mo lang i-play ang video na ito at pakinggan ang mga review natin. Pwede mo rin itong gamitin pampatulog habang matutulog ka at pagod ka sa maghapong kakakulong mo sa bahay at pinagagawa mo sa bahay. I-play mo lang ito pampatulog mo para ma-review at ma-refresh yung utak mo sa mga kasagutan na magagamit mo sa pagkuha mo ng LTO exam. Ayan. And kahit nasan ka man naroroon, sa CR, sa saan pa man, sa attic, sa sulok ng bahay mo, eh, pwede mo lang i-play ito at pakinggan mo lang, paulit-ulit mo lang pakinggan ang video na ito na makatutulong sa iyo para makakuha ka ng lisensya at makapasa ka sa exam. Dahil pag hindi ka nakapasa sa exam, eh hindi ka makakakuha ng lisensya, uulit at uulit ka at magbabayad ka. Kaya pakiusap, makinig mabuti. Okay? Number 1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng A. Mabilis at madalian. Number 2. Kung lumusot, overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung A. ang highway ay may dalawa o higit pang linya. Number 3. Ang mahuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang A. pagsuspindi sa lisensya, B. multa o pagkabilanggo, K. tama lahat ng nabanggit or tama lahat ng sagot. Pag nahuli kang lasing sa alak at pinagbabawal na gamot, bangag ka at lakas tama, ay may parusang pagsuspinde sa iyong lisensya, multa at maaari ka pang mabilanggo. Number 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. suriin ang paligid bago magpatakbo. Baka kasi mamaya kulang yung gulong mo tapos sige ka patakbo. Number 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang non-professional ay 18 taong gulang. Ayan, kailangan nakapagdibuka na ating. Number 6. Matapos kang lumagpas, overtake ay nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas. Para pala itong love life, no? Ang hilig natin bumalik sa past, sa mga ex, diba? A. makita mo sa rear view mirror ang iyong nilagpasan. Siyempre, kailangan mong lingunin yan. Yung mga past na yan, yung mga nalagpasan mo na yan. Bago ka bumalik sa pinanggalingan mong linya para ligtas. Number 7. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang huminto at magpatuloy kung walang panganib. Number 8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang. Dito medyo malilito ka kasi ang pagpipilian ay A. karangalan, B. privilehyo, K. karapatan. B. privilehyo. Privilege po ang magkaroon ng isang lisensya. Number 9. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa mga pribadong sasakyan. Tandaan ha, yung mga non-professional para lamang po yan sa pribadong sasakyan. Number 9. Number 10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. maghanda ng kagamitan pangkomponi sa sasakyan kung masisiraan. Planuhin ang ruta at kondisyon ng iyong sasakyan. K. tama lahat ng nasa itaas. Kailangan planuhin mo yung ruta at kondisyon ng sasakyan mo at maghanda ka o magdala ka ng mga kagamitan para sa pagkumpuni ng iyong sasakyan kung sakasakali mong masiraan ka. Number 11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong papalayo sa bangketa. Ang sasakyan ay nakaparada, park, kung nakatigil ng matagal at nagbaba ng pasahero. Mali po yun.
Ang tamang sagot po ay nakatigil ng matagal at patay ang makina. Dahil kung yan ay nakatigil at buhay ang makina, ibig sabihin naghihintay lang po yan ang pasahero, yang si manong jeepney driver. 'Di ba? Madalas 'yan. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw sa trapiko? Huminto at magpatuloy kung ligtas na. Yung nakikita niyo yung close open na kulay pula, ibig sabihin po niya, huminto kayo at magpatuloy kung ligtas na. Number 14, ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan at kaliwa? Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin 30 minutes. Yan yung ilaw, left and right, di ba? Yan, lalagay mo kung saan ka patungo para malaman nung nasa likod mo kung saan ka, saan direction ka papunta. Number 15, sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas, tingnan ang inyong rear view mirror. At sagot, tingnan kung may parating na sasakyan. Tama po yun. Pagpalipat-lipat ka ng linya, nalilito ka, hindi ka makapag-decide sa linyang tatahakin mo, eh kailangan po, tingnan mo muna kung may paparating na sasakyan sa linyang paglilipatan mo. Number 16, sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot. Overtake kung iyong panig ay may putol-putol na dilaw na guhit. Yung nakikita nyo pong putol-putol na dilaw na linya na pintura sa kalsada, ibig sabihin po nyan ay maaari kang umovertake. Number 17, ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay maaring magsangkot sa iyo sa aksidente. Number 18, mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kanan sapagkat kailangan maging alisto sa mga sasakyan nagmula sa kaliwa, kanan at kasalubong. Masyadong mapanganib at delikado daw po yung palikong kaliwa ay sa kanan, ha, tandaan nyo yan. Minsan nakakalito yung mga katanungan at kasagutan na yan. Number 19, ang pinakaligtas sa alituntunin kahit ikaw ay may karapatan sa daan ay huwag ipilit ang karapatan. Ayan, minsan ganyan yan. Parang sa mag-asawa, kahit ikaw yung legal wife, huwag mo nang ipilit. Ayaw na. Kung tapos na, parang si Emma Georgia lang yan, diba? Pag tapos na. Huwag mo nang ipilit. Number 20, sa may rotonda, alin ang may karapatan sa daan? Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Number 21, hindi dapat lumusot. Overtake sa paanan ng tulay sapagkat hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Tama, yung paganoon pataas na tulay, paahon. Kung nasa paanan ka, nasa baba ka pa lang, hindi ka pwedeng umovertake kasi hindi mo nakikita yung kasalubong na pababa. Number 22, ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw? Dilaw na ilaw naman to sa trapiko. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. Number 23, ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? Bawal lumusot. Pag yung pintura sa kalsada ay sa highway ay kulay dilaw, tuloy-tuloy, walang patid, ibig sabihin po bawal lumusot doon. Number 24, ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng na ayon sa takdang tulin o bilis. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng na ayon sa takdang tulin at bilis. Number 25, ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng ang sasakyan ay nakasaad sa lisensya. Kasi may mga numbering po yan eh. 1, 2, 3, 4, may mga coding sila. Number 26, kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Huwag nyo nang silawin din ng ang kasalubong nyo. Yung iba kasi, ginagantihan nila, sinisilaw din nila ng ilaw nila. Huwag po. Titigan ang nakakasilaw na ilaw, huwag din po. Ang tamang sagot lang at ang tamang gawin ay tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Number 27, kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? Magmarahan, bagalan ng takbo bago dumating sa kurbada.
Number 28. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pulang tatsulok ang hugis? Nagbibigay ng babala. Warning. Number 29. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay asul at puti na hugis para haba o parisukat ang hugis? Nagbibigay ng impormasyon. Number 30. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pulal na pabilog, oktagon o baliktad na tatsulok? A. Ang nagtatakda ng pagbabawal. And ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? Ibig sabihin po niyan, senyas upang patakbuhin ng sasakyan, yung kulay green. Number 32. Ano ang kahulugan ng patay sinde na pulang ilaw trapiko? Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung wala ng sagabal sa daan. Number 33. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? Sagot, humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw pula. Number 34. Ano ang kahulugan ng birding kulay sa signal trapiko? A. Patakbohin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Number 35. Ano ang ibig sabihin ng birding araw signal trapiko? Sagot, nagpapahinto sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. Number 36. Ano ang kahulugan ng dilaw na arong signal trapiko? Nangangahulugan na ang pulang ay malapit ng sumindi. Number 37. Ang puting linya sa daan ay naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa iisang direksyon. Number 38. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na pinapahayag ang paglusot sa kaliwa. Number 39. Ang puting linyang putol-putol, nabubulol na ako, ay palatandaan na sagot, maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Number 40. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver habang siya ay nagmamaneho? Number 41. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na B. Sagot, peligroso ang lumusot pakanan kung walang peligro. Number 44. Kung ang driver ay ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglalabas ng kaliwang kamay at inunat ito, nakatiyak ka na siya ay kakaliwa. Ano daw? Kung ang driver ay nasasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay. Ah, okay. Yung sa side mirror, kaliwa. Siya ay kakaliwa. Kailangang number 44. Kailangang magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa darating darat ng intersection sa layong 30 minutes. 30 minutes o 30 meter. Tama ba? Basta ba may makikita ka dyan 30 meters. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang mag-signal 10 segundo bago gawin ito. Number 45. Sa mga motorsiklo na balak lumiko pakanan, dapat gamitin ang senyas na signal light? A. Gamitin ang paa. B. Tama. K. Mali. B. Tama. Ang pinakaligtas na distansyang agwat ng isang sasakyan sa kanyang sinusundan ay A. Isang sukat ng sasakyan. Pero sa dito sa Pilipinas po ay hindi natutupad yan dahil nga sa sobrang crowded na ng tao, sasakyan, bumper to bumper talaga. Pero ang tama po dapat niyan at ang tamang sagot sa test paper mo, sa examination paper mo ay isang sukat ng sasakyan. Number 47. Saang lugar hindi dapat lumusot o umovertake? A. Tama lahat ng sagot. B. Sa mga sangang daan o intersection. K. Sa paanan ng tulay. A. Tama lahat ng sagot. Tandaang mabuti ha. Saang lugar hindi dapat lumusot o umovertake? Sa mga sangang daan o intersection. Sa paanan ng tulay. Number 48. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang A.
500,000 at 6 na buwan na hindi makukuha ang lisensya. Okay? 500,000 at 6 na buwan. Okay. Number 49. Ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis? Huminto at ibigay ang lisensya at papeles ng sasakyan kung hinihingi. Kaya lang karamihan ngayon, no, tinatakbuhan ng pulis, no, nagpapatente, nakikipagpatentero sila, hindi pala tayo, sila. Marami sa mga driver, chauffeur ngayon nakikipagpatentero, yung ibang pa nga, sinasagasaan nila yung mga MMDA, diba, yung mga traffic enforcer, nakakalungkot naman. Number 50, ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na, ang sagot po ay maaaring lumiko ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Number 51, kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa taas, siya ay kakanan. Number 52, kung umilaw ang brake lights ng sasakyan na sa iyong unahan, dapat kang humanda sa pagpreno. Number 53, ang busina ay ginagamit upang makalikha ng ingay. B, iparinig na maganda ang tunog ng busina. Wow! Okay, makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. Yun po ang purpose ng busina. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. Number 54. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Agad-agad po, wag nang paabuti ng 48 hours, 72 hours, kailangan agad-agad. Number 55, ang kailangan gulang ng isang aplikante sa professional driver license ay 18 taong gulang. Yan, pwede ka nang makumuha na professional driver license kung 18 years old ka na. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naayon sa kondisyon ng kalsada at panahon. 57. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Huminto paminsan-minsan at excuse me po, at magpahinga. Yan, magmask po tayo. Number 58. Ang isang driver ay tinuturing na professional kung siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. 59. Sa isang sangang daan intersection na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye. Aling sasakyan ang dapat magbigay? Okay, ang huling dumating. 60. Kung ang driver ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay hihinto. Yung gaganon. Di ba may mga driver na nilalabas ang kamay nila tapos ginaganon? Yeah, ginaganon. Yung, ganon po yun. Hihinto, ibig sabihin hihinto siya. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? 15 days po. Kung ikaw ay nahuli, yun ang palugit upang maayos ang kaso at matubos ang lisensya mo. 62. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? 20 lang po ang takdang tulin. Saan lugar hindi maaaring pumarada? Sa lugar na tawiran ng tao. 64. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa iba, dapat kang gumawi sa kanang linya po. 65. Sa tuwing nilipat ng linya, dapat sumenyas tingnan ang iyong side rear view mirror at tingnan kung may paparating na sasakyan. 66. Ang ilaw ng linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na bawal ang paglusot sa kaliwa. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dalang sasakyan na lalampasan ng 1 metro mula sa likuran ng sasakyan. 68. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? Lisensya, rehisto at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa kanang linya. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot o overtake?
Magmarahang gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas. Hindi, number 75, hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay palikong pakaliwa. 72, ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang 750,000 po. 73, sa isang sangang daang intersection na walang nakatalagang senyas, trapiko, dalawang sasakyan ang dumating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan? Ang sasakyan galing sa kanan. Minsan po akala nyo, paulit-ulit lang yung tanong, yung mga katanungan dito, pero magkakalapit po lang yun at magkakaiba, kaya huwag nyo pong minamaliit at sinisisiw-sisiw lang tong test na to dahil maraming bumagsak sa exam na to. Kaya huwag nyo sayangin yung pagkakataon para mag-aral, ha? Makinig mabuti. At kung maaari, paulit-ulit nyo pong pakinggan ang examination reviewer na ito para hindi ka na nahihirapan. Ano ang kahulugan ng aro o palusong nakapinta sa kalsada? Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. 75, ipinagbabawal ang palusot, overtake sa paanan ng tulay sapagkat mapanganib at hindi nakikita ang sasakyang kasalubong. Minsan po, binabalibaliktad lang nila yung mga katanungan at sagot. Minsan yung sagot, yun lang nagiging tanong. Kaya mapapansin nyo, parang paulit-ulit lang tayo, pero nililito lang talaga tayo. Yun ang purpose dito. Nililito tayo para malaman nila kung deserving ka ba talaga na bigyan ng privilege na magkaroon ng lisensya. Kaya hindi to exam sa grade 1, sa elementary at sa high school na pwedeng mini-mini-mindly mo. Hindi po. At nasa sayo po yun kung gusto nyo pong paulit-ulit kayo mag-take ng exam at pumila sa napakahabang pila sa LTO. 76. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Give way. Ah, ito yun. Yung mga sign. Ay, dumikit na siya sa sobrang luma na. Talagang tinago ko po talaga ito para... Ayan. Ito naman po ay mga sign na lang. Pero para sa tingin ko, ah, ito. Pwede, pwede. Mga sign. Ayan. Ayan. Yung next video po natin, ibabahagi ko po sa inyo yung mga sign ng mga makikita nyo sa examination review ng LTO para hindi kayo mahirapan. Ayan. At dyan po nagtatapos ang ating examination review with answers sa LTO para makakuha ng driver license dito sa Pilipinas. And sana makatulong ito sa inyo at makuha nyo 100% ang inyong ninanais na lisensya at makapasa kayo. Yan po ay pwede nyo namang gamitin pampatulog habang natutulog kayo. Pakinggan nyo lang po yung mga katanungan at mga kasagutan na itinuro ko at baunin nyo po sa inyong pag-take ng exam sa takdang panahon na tayo ay malaya ng gumala sa outside world. And ayan, sa totoo lang po, to be honest, dalawang beses po akong nag-take ng exam sa pagkuha ko ng lisensya. Kasi yung first time na kumuha ko ng lisensya, alas 4 na madaling araw, pumila na ako sa LTO dun sa may Binangonan. Ano man, takin nyo ha, alas 4. Tapos, mga around 10, nakapag-take ako ng exam dahil sa haba ng pila, tapos hindi pa ako nakapasa, diba? First time yun. Isang puntos na lang, hindi pa ako nakapasa. Isang pagkakamali ko lang, diba? Kung titingnan nyo, akala nyo, napakadali lang, napakasisiw lang ng mga katanungan, pero po, yung totoo po, nililito kayo ng examination na ito. Kaya, pag-aralan natin mabuti, isa puso't isa isip natin yung examination para hindi masayang yung oras mo, paggising mo ng umaga, pagpila mo ng pagkahaba-haba at pag-upo mo para mag-take ng exam, diba? At hindi masayang yung ibinayad mong pera para hindi ka pala ulit-ulit na nagbabayad, diba? Tapos ano pa ba ang maipapayo ko sa inyo? At yun,
samahan nyo po ng dasal. Lagi po tayong magdarasal sa anumang gagawin natin sa buhay, anumang assignment o goal nating makuha sa buhay. Lagi po tayong maglaan ng quality time para hingin sa Diyos yung kanyang basbas at ang kanyang patnubay. Yan. Kaya, God bless po sa inyo and dalangin ko na makapasa kayo sa inyong examination para makakuha ng LTO driver license. God bless po, and kung nakatulong sa iyo ang video ng ito, maaari po bang maglaan kayo ng oras para mag-like and share and subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Ang YouTube channel ng mga kabarangay, kababayan, kapwa Pinoy, OFW at mga kananayan, tatay, lolo, lola, tita, tito, lahat na buong tropa. God bless po. At ayan nga pala, bago ako magtapos, kung gusto mo namang ibida ang iyong YouTube channel, ako po ay buong puso na nais tumulong sa mga small YouTuber na nagsimula pa lang, na tulungan silang umangat at dumami ang kanilang subscribers. Kaya kung gusto mong ibida at i-shoutout ang iyong YouTube channel, i-comment mo lang below sa baba yung YouTube channel mo. At ibibida natin yan at gagawa natin yan ng free promotion and free commercial dito sa ating Single Mom Diary YouTube channel. God bless po!